It's Eco Day, every day! Kumusta sa ating mga manunood? Nawa ay nasa ligtas at maayos kayong kalagayan sa gitna ng mga hamon sa ating paligid. Ako ang inyong guro, Saraling Panlipunan 9. Ako si Ma'am DY, ang inyong kaagapay sa buhay. Handa na ba kayo sa ating Module 4? Tara na! Collab na tayo para matuto sa Eco! Mga salik ng produksyon at mga implikasyon nito sa pang-araw-araw na pamumuhay ng tao. It's a good day, it's a good day. Makinig, magmatya, tara na, it's Eco Day every day. It's Eco Day every day. It's Eco Day every day. Bago tayo magpatuloy sa ating Module 4, balikan muna natin ang ating Module 3 sa pagsagot sa ating Econ Remember! Panuto. Alalahanin mo ang iba't ibang sistemang pang-ekonomiya na ating natalakay sa nakaraang aralin sa pamamagitan ng pag-click sa tamang sagot. Bibigyan kita ng 5 segundo para sagutin ang bawat bilang. Unang bilang. Ano ang tinutukoy na sistemang pang-ekonomiya sa unang bilang? Ang sagot mo ba ay market economy? Dapat kang palakpakan! Ikalawang bilang. Ano ang tinutukoy na sistemang pang-ekonomiya sa ikalawang bilang? Ang napili mo ba ay command economy? Dapat kang palakpakan! Ikatlong bilang. Ano ang tinutukoy na sistemang pang-ekonomiya sa ikatlong bilang? Ang sagot mo ba ay mixed economy? Dapat kang palakpakan! Ikaapat na bilang. Ano ang tinutukoy na sistemang pang-ekonomiya? Ang sagot mo ba ay traditional economy? Dapat kang palakpakan! Mula sa 4 na larawan na ito, mahuhulaan mo ba ang mga ito? Kung ang sagot mo ay alokasyon, magaling! Tandaan, ang mekanismo ng pamamahagi ng mga pinagkukunang yaman, produkto at serbisyo ay tinatawag na alokasyon. Natutunan natin na ang alokasyon sa iba't ibang sistemang pang-ekonomiya ay sagot sa kakapusan kung paanong epesyenteng magagamit ang pinagkukunang yaman ng mga bansa. Sa araw na ito, sisimulan natin ang ating talakayan sa pagdinilay sa larawang ito. Kilala mo ba sila? Ano ang kanilang ginagawa? Misyon ng kagawarang pang-agrikultura na magkaroon ng seguridad sa pagkain sa kabila ng nararanasang pandemya. Ito ay ayon sa kalihim ng Department of Agriculture na si Secretary William Dar. Ito ay para makatugon sa pangangailangan ng bansa sa new normal. Upang magawa ito,
patuloy umano ang suporta ng ahensya sa mga magsasaka at mangingisda. Papayagan ang pag-aangkat ng produkto upang punan lamang ang kakulangan o kung ano ang hindi matutugunan ng lokal na paggawa. Dagdag pa ng ahensya, kailangan ng pag-aangkat sa kadahilan ng masyadong mabilis ang paglaki ng populasyon at mabagal naman ang produksyong lokal ng bansa. Ano ang iyong reaksyon sa balitang ito? SML o share mo lang dito sa hashtag EcoReacts. Para sa akin, pusuan yan. Sana nga ay maging prioridad ang ating mga magsasaka at mangingisda upang matulungan sila. Sila talaga ang naghihirap para sa ating pagkain. Ika nga, tayo muna. Lokal na produkto ng ating magsasaka at mangingisda, hindi sa ibang bansa. Mahalin ang sarili natin. At kung mabilis ang paglaki ng populasyon, sana ay bilisan din ang pagsuporta ng pamahalaan upang mapabilis ang produksyon ng ating lokal na produkto. Tumpak! Tama ka, Pedring! Suportahan natin ang ating mga produktong lokal at tulungan ang ating mga kababayan para mapaunlad natin ang ating mga lokal na produkto. Sa unang larawan, tama ka! Sila ay mga magsasaka sa isang sakahan. Kung dadagdagan ko nito at nito, ano ang iyong mabubuong pamagat nito? Produksyon? Tama! Magaling! Paano nauugnay ang bawat pangkat ng mga larawan sa isa't isa? Ano nga ba ang produksyon? Paano nga ba kung walang produksyon? Talakayin natin sa araw na ito ang mga salik ng produksyon. Ang produksyon ay proseso ng pagpapalitan nyo ng produkto sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga salik upang makabuo ng output. Ano-ano nga ba ang mga salik ng produksyon? Bago yan ay nais kong bumuo kayo ng pangungusap gamit ang mga larawan na ito. Ang sagot niyo ba ay gumawa ang panadero ng tinapay gamit ang harina at inilagay sa oven at ibinenta ng may-ari ng bakery? May tinapay kayang magagawa kung isa-isang nawawala ang mga nasa larawan? Makakabuo nga ba ng tinapay para sa ating hapagkainan? Tulad ng mga pangungusap, mahalaga nga ba ang bawat isa? Tama! Hindi lahat ng bagay sa kapaligiran ay maaaring ikonsumo agad ng tao. Minsan ay kailangan pang idaan sa proseso ang isang bagay upang maging higit na mapakinabangan. Eco Learnings! Dagdag kaalaman! Input, ang mga salik na ginamit sa pagbuo ng produkto. Output, tumutukoy sa mga produkto at serbisyong nabuo. Ano-ano ang ating mga input? Dough na gawa sa harina, mga sangkap sa baking, oven, at panadero. Ang output natin, ang tinapay. Ano-ano nga ba ang mga salik ng produksyon? Lupa, paggawa, kapital, at entrepreneurship. Tara, isa-isahin natin ang mga salik na ito. Lupa bilang salik ng produksyon. Sa economics, ang lupa ay hindi lamang tumutukoy sa tinaniman ng mga magsasaka o pinagtayuan ng bahay. Kasama rin dito ang lahat ng yamang likas sa ibabaw at ilalim nito, pati ang mga yamang tubig, yamang mineral, at yamang gubat. Hindi tulad ng ibang salik, ang lupa ay may naibang katangian sapagkat ito ay fixed o takda ang bilang. Sa makatuwid, ang wastong paggamit ng lupa ay mahalaga. Malaki man o maliit ang sukat nito, kailangang tiyakin ang pagkakaroon ng produktibong paggamit. Eco Learnings! Dagdag kaalaman. Hilaw na sangkap o materyales. Ang mga likas na yaman at mga hilaw na sangkap ay hindi magiging kapaki-pakinabang kung hindi gagamitin at gagawing produkto. Nangangahulugan ito na kailangan ang mga manggagawa sa transformasyon ng mga hilaw na materyales sa pagbuo ng tapos na produkto o serbisyo.
Hindi mabubuo ang ating produkto kung wala ang mga gagawa nito. Ang ating lakas paggawa. Kilalanin natin sila. Paggawa bilang salik ng produksyon. Ang lakas paggawa ay tumutukoy sa kakayahan ng tao sa produksyon ng kalakal o serbisyo. May dalawang uri ang lakas paggawa. Ang mga manggagawang may kakayahang mental o silang mga tinatawag na may white-collar job. Mas ginagamit ng mga manggagawang may kakayahang mental ang kanilang isip kaysa sa lakas ng kanilang katawan. Halimbawa ng mga ito ay ang mga doktor, abogado, inhinyero at iba pa. Ang katawagang white collar ay unang ipinakilala ni Upton Sinclair, isang Amerikanong manunulat noong 1919. Ang isa pang uri ng lakas paggawa ay ang mga manggagawang may kakayahang pisikal o silang mga tinaguriang may blue collar job. Mas ginagamit naman nila ang lakas ng katawan kaysa sa isip sa paggawa. Halimbawa nito ang mga karpintero, driver, magsasaka at iba pa. Ang blue-collar job ang sinasabing puso ng bawat industriya. Kung wala sila, walang lilinang ng ating hilaw na material. Ika nga, walang maliit na trabaho sa taong tapat at buo ang kalooban para tulungan ang pamilya. Ano ba ang kailangan ko sa paggawa ng produkto? Lalo na at gusto kong magsimula ng negosyo. Kayo, alam niyo ba? Kapital bilang salik ng produksyon. Ang kapital ay tumutukoy sa kalakal na nakalilikha ng iba pang produkto. Mas magiging mabilis ang paggawa kung may mga makinarya o kasangkapang gagamitin ang mga manggagawa. Ang mga kagamitang ito na gawa ng tao ay ginagamit sa paglikha ng panibagong kalakal. Kapital ay maaari ding iugnay sa salapi at infrastruktura tulad ng mga gusali, kalsada, tulay, pati na ng mga sasakyan. Ayan, kumpleto na. May mga makinarya, may paggawaan, may mga manggagawa na. Kumpleto na siguro ang ating produksyon. Hindi pa? May kulang pa? Sino? Kapitan ng negosyo. Eh dapat magaling siya. Entrepreneurship bilang salik ng produksyon. Itinuturing na pang-apat na salik ng produksyon ang entrepreneurship. Ito ay tumutukoy sa kakayahan at kagustuhan ng isang tao na magsimula ng isang negosyo. Entrepreneur, tagapag-ugnay ng naunang mga salik ng produksyon upang makabuo ng produkto at serbisyo. Siya ay dapat organisado, nagko-control at nakikipagsapalaran sa mga desisyon sa mga bagay na nakakaapekto sa produksyon, malikhain, puno ng inobasyon at handa sa pagbabago. Bilang isang entrepreneur, kinakailangan gawin ang mga inobasyon para hindi magsawa ang mga tao sa produkto. Halimbawa, dati ang French fries ay asin lamang ang halo. Hindi naglaon sa mga fast food, nagkaroon na ng sour cream, barbecue at cheese flavor. At nadagdagan pa, curly fries. Kung ang isang entrepreneur ay hindi sumasabay sa pagbabago, maaari siyang malugi o bumagsak ang negosyo. Oh, pasok ka ba na maging entrepreneur? Ano pang hinihintay mo? Simulan mo nang magnegosyo at malay mo kahit may pandemya, pumatok ang negosyo na naiisip mo. Hindi mo malalaman ang resulta ng iyong kakayahan kung hindi mo naman sisimulan. Huwag kang matakot magnegosyo, basta dasal at sipag lang ang puhunan. Tandaan mo lamang ang mga salik ng produksyon. Pag pinagsama-sama mo ang mga input, maganda ang magiging output. Subukin mong sagutin ang mga tanong upang mabuo ang larawan. 5 segundo lamang sa bawat bilang. Una, ang produksyon ay proseso ng pagpapalitan nyo ng produkto sa pamamagitan ng A. Paggamit ng mga hilaw na sangkap, B. Pagtayo ng mga pabrika, C. Pagsasama-sama ng mga salik upang makabuo ng output o produkto. D. Pagkamalikhain ng mga manggagawa. Ang sagot mo ba ay C. Pagsasama-sama ng mga salik upang makabuo ng output o produkto? Mahusay! Pangalawa,
Ito ay nanggagaling sa kakayahan at kasanayan ng isang taong nagtatrabaho. A. Kapital, B. Lupa, C. Paggawa, D. Produksyon. Ang napili mo ba ay C. Paggawa? Magaling! Ikatlo, ang input ay ang mga salik na ginagamit sa pagbuo ng produkto. Sa nabuong output na mesa at silya, alin sa sumusunod ang mga input nito? A. Kagamitan, makinarya, manggagawa. B. Kahoy, kagamitan, makinarya. C. Kagamitan, makinarya, manggagawa, kahoy. D. Tabla, makinarya, teknolohiya. Ang sagot mo ba ay C. Kagamitan, makinarya, manggagawa, kahoy? Tama! Ikaapat, sa apat na salik ng produksyon, ito ay tumutukoy sa kalakal na nakalilikha ng bagong produkto. A. Enterprise, B. Kapital, C. Lupa, D. Paggawa. Ang pinili mo ba ay B. Kapital? Ayos! Ikalima, ito ay tumutukoy sa kakayahan at kagustuhan ng isang tao na magsimula ng isang negosyo. A. Business outsourcing, B. Entrepreneur, C. Entrepreneurship, D. Online business. Sagot mo ba ay C. Entrepreneurship? Appear! Nakuha mo ba ang lahat ng tamang sagot? Kung ganon, nabuo mo ang ating puzzle. Ano nga ba ang larawang nabuo? Pabrika! Tama! O iiwan ko muna ang larawan na ito. At sa susunod nating aralin, may kinalaman nga ba ang pabrika sa produksyon? Aalamin natin ang mga implikasyon ng mga salik ng produksyon sa susunod nating pagkikita. Bilang karagdagang gawain, magtala ka ng tatlong bagay bilang output at ibigay ang mga input nito. Halimbawa, output, lamesa. Input, kagamitan, makinarya, manggagawa at kahoy. Sa pagtatapos ng araw na ito, magandang simula ng Module 4 ang ating nagawa. May paalala lamang ako. Piliing maging produktibo at aktibo, marami mang hamon sa paligid mo. Dahil ang buhay mo ay nasa palad mo. Hanggang sa muling pagkikita mga anak, ako si Ma'am DY, ang inyong kaagapay sa buhay. Dito lamang sa DepEd TV. Ingat!